Iniyak naman ng pamahalaan ang patuloy na aksyon para mapabagal ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Kabilang sa mga hakbang na ito ay ang pagtulong sa mga magsasaka para sa food security. Si Clazel Pardilia sa sentro ng balita. Mahigpit na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang makatutulong para mapababa ang presyo ng bigas at makontrol ang inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa harap ng banta ng El Nino. Kasunod ito ng paglobo ng inflation ng Pilipinas sa 3.4% itong Pebrero na mas mataas kumpara sa 2.8% lamang noong Enero at pagkakatala ng all-time high na taas presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, mahigpit na binabantayan ng kanyang tanggapan ang presyo at supply ng pagkain at gagawa sila ng mga pulisiya para matiyak na sapat ang supply at abot kaya ang mga bilihin. Ibinida naman ni Finance Department Secretary Ralph Recto ang mga programa sa ilalim ng Reduce Emerging Inflation Now. Target itong pabilisin ang pagbibigay ng pondo para agarang maipatupad ang mga programang makapagtataas ng produksyon at magpapamura sa presyo ng mga pagkain gaya ng bigas. Inaprubahan na rin anya ng Department of Budget and Management ang 455 million pesos na pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na nakatutok sa farm productivity at food security. Mamamahagi rin ang pamahalaan ng fertilizer discount voucher, mag-aabot ng fuel subsidy at maglalabas ng panuntunan para abatan ang dagdag singil sa mga truck na may dalang agricultural products. Samantala, siniguro ng Department of Trade and Industry na gumagawa ito ng mga hakbang upang makamit ang sustainable growth na mag-aangat sa ating ekonomiya habang isinasaalang-alang ang price stability. Sa kabila ng pagbilis ng inflation rate, binigyan diin ng Kongreso ang isinasagawang rollout ng rice and cash distribution para sa mahirap at middle class na Pilipino para maibsan ang epekto ng inflation. That's what the government is doing right now every week. Ilang probinsya na, lahat ng probinsya, 80 plus provinces, mabibiyayaan ng cash and rice distribution na ginagawa ngayon ng administrasyon through Speaker Martin Romualdez. Binibigyan po yung mga poorest of the poor ng cash and rice assistance. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.